Hi, good afternoon. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-add ng player, mag-convert ng player to sub-agent, and at the same time, paano po tayo magka-cash in and cash out sa load wallet natin. So first thing is, pupunta muna tayo sa dashboard. Ito. Then click nyo yung dashboard para mapunta kayo sa ganito. Ito, pinaka-main. So kapag ka may player kayo na willing and interested na maging under sa inyo, kukopyahin nyo itong referral link na ito. Kung maaari po is, mano-mano nyo siyang ikakopy kasi minsan hindi gumagana yung itong button na ito, itong copy referral link. So, mas okay kung mano-mano nyo siyang gagawin. So, ngayon, yun yung isasend nyo sa nagtatanong sa inyo kung paano maging player or sub-agent. Kapag ka nagtanong naman sila kung magkano yung kitaan ng sub-agent, always yun, 0.5%. Per bet yon, win or lose tayo. So, example, nagbet sila ng 100 pesos or nagbet ng 200, sa 200 pesos piso yung mapupunta sa inyo. Pero, kung yung agent na yon, yung sub-agent nyo is maraming player, yung piso na yon, malaking bagay na rin. Kasi, let's say, sa isang entry, 10 yung players nila, then nagbet ng 200 or 100, magkano din yun per yung per bet yung per entry natin nasa mga 3 minutes 2 minutes lang per fight. So malaki talaga yung kitaan. So after mag-register ng player nyo dito sa link nyo, kailangan na approval yon para ma-open nila yung account nila. Ngayon, saan kayo pupunta? Pindutin nyo tong tatlong linya na to sa taas, ito. And then for excuse me, for approvals yung pipindutin nyo. And then lalabas yan dito sa side na to lalabas yan. So you need to scroll lang ito dun sa pinaka side niya, pinaka right side, meron dong process. Once na click mo yung process na yon, automatic yung nag-register sa iyo is magiging player mo na. So dito siya mapupunta ngayon, balik tayo doon sa active player. So ayan, diyan siya mapupunta. Ngayon, example, yung nag-register sa'yo is ayaw naman maging player, gusto niya maging sub-agent. All you need to do is, punta kayo sa pinakagilid, then meron diyang convert as agent. I-click nyo lang yan. And then automatic na yun, mapupunta siya ngayon dito sa my agent list nyo, sa pinakababa. Ito, my agent list. Diyan siya mapupunta. Click nyo lang yan, and then lalabas dyan yung listahan ng mga agents. Lobat na ako. Yung listahan ng mga agents nyo dyan. Dyan siya lalabas lahat. So, okay na tayo sa approval ng players at ng sub-agent, tama? And also, yung pag-share ng link. So, ngayon, paano tayo maglo-load? Yung loading natin is, depende sa inyo. Minsan, kayo as gold agent, pwedeng si player, yung player ng agent nyo, is, ng sub-agent nyo, is direct na magsisend sa inyo nung payment. Pwede din namang mag-send sila ng payment sa agent nila, which is yung sub-agent nyo. Lagi nyo lang i-provide sa kanila yung mode of payment nyo, which is yung GCash, Paymaya, or bank transfer. Usually, Union Bank also included yan. So, once na-confirm nyo, example, nagpadala sila sa GCash nyo, i-check nyo yun kung pumasok sa GCash nyo. Once na pumasok sa GCash nyo, dun nyo ngayon siya ilo-load dito. Ito, nagkaroon ng current wallet to. Kasi nagpa-load kami sa main. Mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-cash in sa main. So, once na after mo mag-cash in sa main, magkakaroon ka ng load wallet dito. Ito ngayon yung ipang-load mo sa player mo. So, paano? I-click mo lang itong manage wallet. Bakit siya nag-log out? So, i-click mo lang yung manage wallet. Wala na yung load. I-click mo lang yung manage wallet and then click mo to. Then, deposit means, pag itong deposit pinindot mo, ibig sabihin magka-cash in ka. Pag withdraw naman is magka-cash out yung sub-agent mo sa'yo. So, dito tayo sa cash in. So, baka nagtaka kayo bakit nawala ito. Possible binuksan ni Kuya kanina tong portal din. Baka may niloadan siya. And then, after yung click niyong deposit, hanapin nyo yung username nung nagpapaload. Kung sub-agent nyo ba o player yung nagpapaload. Example, ito si Henrich nagpaload. Tapos lalagyan niyo lang amount 1,000 then cash in. Kapag nag-cash in siya, cash in niyo lalagyan niyo. And then lalagyan niyo lang po dito yung password then click niyo yung deposit now. Ganun lang siya. So after ko maklik yung deposit now, papasok na ngayon yung load na yun sa sub-agent.
And after that, example, yung sub-agent na yun, may nagpapaload sa kanyang player, siya yung maglo-load sa player niya kasi wala tayong access sa player ng mga sub-agent natin. And at the same time, kapag ka nag-withdraw yung player ng sub-agent natin, si sub-agent yung magpa-process nun para mapunta sa wallet niya. That's the time na pupunta tayo sa withdraw. Example, yung player ni sub-agent natin is gusto mag-cash out ng 1,000. So, sasabihan mo lang si sub-agent na pa-approve yung request ni player. And then, once approve yun, yung 1,000 na yun, mapupunta yun sa wallet ng sub-agent mo. That's the time na pwede mo na siyang kunin. So, click mo yung manage wallet. Then, after that, click mo yung withdraw kasi nga kukunin natin yung ano niya, yung cash out niya. So, ito example, sini. Then, withdraw. Same process lang siya. Pinagkaiba lang talaga is withdraw yung nakalagay. Cash out. Then, click mo yung submit. And then, after nyan, hihingan ka ng password. Ganun lang siya. Sorry, medyo mabagal yung internet ka. Ayan, katulad yan. Hihingan ka ng password. Then, withdraw now. Once nasa sa'yo na yung ano, once na na-click mo yung withdraw now, pupunta yun sa current wallet mo, yung 1,000 na yun. That's the time na ikaw yung magpa-process sa GCash ng sub-agent mo o ibabato mo sa main. Basta ibigay mo lang yung cash out details ng player sa main. Ganun lang siya. So, ito, when it comes to current commission, dito lalabas yung commission mo sa sub-agent at player mo. Example, naglaro yung player mo. While naglalaro siya, ito, madadagdagan ng madadagdagan yan. Ganun lang po.